Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Barangay Manggahan, particular dito sa Floodwave Gate. Ito yung na Floodwave Gate, ano? Ito yung gate ng Floodway na nakikita natin sa kasalukuyan. At dito sa bandang ilalim nitong Floodgate na ito ay nandito yung mga barge o gibara na tinangayin ng Bagyong Karina kahapon. Dalawang tugboat yun na nakataob at nakahambalang dito sa floodgate ng floodway dito sa lugar ng Barangay Manggahan. Kung makikita nyo, itong isa, no? Ayan, yun barge o gibara na nakabalagbag diyan mismo sa floodgate ng floodway. Doon sa kabila naman, doon sa nakikita natin na medyo maliit doon, iyan naman yun na isa sa mga tugboat na nakatoob na. At tila, ayun, nakasayad na nga sa lupa. Ano? At dito sa banda rito, meron din dyan. Ito, no? At doon sa bandang unahan, napansin ko na, yun na dalawang tugboat na meron pa nga dyan, no? Pero hindi natin alam, yung isa nandun na sa bandang lupa tapos yung isa nasa tubig pa naman, pero hindi natin alam kung yan ay tinangay din ng baha mula kung saan. At dun sa bandang dulo naman sa kabilang tulay, mapapansin nyo na may mga barbs na rin doon at may mga nakataob na rin at tila barbs, ano, medyo malayo lang tayo. Hindi natin gaanong makita. Ayan, doon sa bandang dulo, no, sa ilalim ng tulay, meron din dyan. Hanggang sa ngayon, malakas pa rin ang agos dito sa Marikina River sa Barangay Manggahan. Ito, mamaya pupunta pa rin tayo sa iba't iba pang lugar dito sa lungsod ng Pasig para ma-update din tayo, no, doon sa mga pagbaha doon sa Barangay Santolan at doon nga napakarami ng mga naapektuhan na pamilya. At kinulang na nga ang evacuation center sa Barangay Santolan. Itong tubig na nakikita natin dito, ito yat papunta ng Manila Bay, ano? Ito nga yun na Marikina River. So ayan, kung mapapansin nyo talaga naman na nakabalagbag itong mga ito dito sa floodgate ng floodway dito sa Barangay Manggahan. Yan na tinutumbok ng camera natin, ayan, isang tugboat yan. At itong isa naman, ito yung barbs o gibara. At doon sa bandang dulo niyan, nandun na nga sa kabila, no? Nakalusot na. Dito sa floodgate yung isa, pero nakatoob at sayad na yan doon sa lupa. Yan naman yung tugboat, sa pang tugboat din yan. Ngayon dito sa Manalo Bridge dito sa Barangay Manggahan, boundary na ng Quezon City itong lugar na ito, no? At ito nga yung tulay na papuntang Quezon City. Ito yun na nagkaroon ng insidente kagabi kaugnay sa Bagyong Karina na yun mga barbs ay tinangay nga dito sa Marikina River at humataw dito sa tulay, ano, sa ilalim ng tulay nitong Manalo. So nakita natin ngayon ang pinsala na dinulot ng pagbangga nitong mga barbs dito sa tulay ng F. Mariano. Ito, yun na ano, no? Yung tulay mismo makita natin na nagkaroon ng crack at nagkaroon daw ng sinkhole sa ilalim nito na talagang nagkaroon ng malaking damage. So, ito rin yun na lupa sa tabi ng ilog, ano, at gumiba nga yun na mga lupa dito. Yung mga puno ay gumiba na rin. Kung mapapansin nyo, yun na poste ng Meralco, ayan, at nakatagilid na nga dito sa lugar na ito.
Kagabi hindi tayo nakapasok dito dahil pinagbawal nga ang pagpunta ng mga tao dito dahil nga delikado. So ngayon umaga, sinubukan natin mapuntahan at ito ang atin nadatnan. So ilan na mga gibara ang andyan sa gitna pa ng Marikina River at yung isa ay nakatagilid na nga. Sinasabing napakalaki ng naging damage nitong tulay na ito sa pagkakabangga nga ng mga gibara. Nadulot nga ng bagyong Karina doon sa bandang dulo sa hindi na natin pwedeng pasukin yan dahil may yellow line yan. Talagang malaki yun na na-damage yan. Ayan, no? Pero subukan natin pasukin, no? Para makita natin talaga yun mga na-damage. Dito pa sa bandang likod natin, balikan muna natin. Meron pang isang poste dito sa tabing... tulay na ito. Itong tulay nga ng F. Manalo ay bagsak din yan. Ayan, napakalaking pinsala talaga ng naging dulot ng bagyong Karina dito sa Marikina River, particular dito sa Barangay Manggahan. Barangay Manggahan. So, doon sa banda doon, no, yung mismong railing ng tulay ay talagang giba. Subukan natin lapitan. Dito kaya rin yun, nakita niyo yung barsa di pag-ibigit dito. Oo, no? At dito, sa banda dito. Ayan, ito. Tinamayan mo yan. Pakita mo ito. Grabe. Ayan, no? Mga kaibigan, itong mga birds dito talagang nakabalagbag dito sa tulay. Marami-rami ito. 1, 2, 3, 4, 5. 6 and doon pa sa banda doon hanggang doon sa bandang dulo, no, meron pa rin. At dito mismo sa ilalim na kinatatayuan natin ay meron ditong nakatagilid talagang na birds. Ayan, nakabalagbag dito sa gitna ng tulay ng F. Manalo. So lapitan natin yun na pinsala dito sa banda dito, napakalaking pinsala ng dinulot ng bagyong Karina. So meron pa tayong nakita dito, ito crane. Ano, backhoe, no? Malaking backhoe ito. Yan, malaking backhoe yan na nakasakay nga dito sa isang barge o gibara na talagang andito na at nakabalagbag na dito sa pinaka-railing ng tulay. So, napakalaki talaga ng naging pinsala. Lapitan natin sa banda dito, no? Ayun, meron pa, no? Yung pang isang barge dyan. Ay, may mga kargang backhoe na ando na nga ngayon sa tubig. No, iyan na pinagpapatungan ng backhoe na yan ay isang barge yan. At ito yung barge naman na may mga kargang mga bakal. At doon sa banda ron, meron din na backhoe na nakakarga doon sa isang barge. Doon sa bandang dulo, ayan, may nakasampay o nakabalandra na nga doon sa tabing ilog nitong Marikina River. Doon sa bandang dulo naman, zoom ko natin ng konti. Ayan, yung isang barge dyan, may karga naman crane na nandun, naka-stranded na din, ano? Ang isa, meron rin, mahulog daw. Oo, itong isa, ayan, no, nakatagilid na talaga yan. Dati namin ng umaga. Oo. Umano na yan, pantay pa yan ngayon, bumigay. Kaya tumakbo na kami papunta sa kabila. Oo, yun. So, napakadelikado talaga, no? Na. Makaibigan, eto naman yun na na-damage talaga, no? Yung railing mismo nitong tulay ng F. Manalo to Bridgestone, no? So, sigurado yung ilalim nito, napakalaking damage, no? Hindi na to pwedeng daanan ng mga sasakyan dahil delikado at baka bumigay pa nga ito. Kanina, narinig ko na rin sa mga iba, sa mga nakatambay dito, no? Ay wala naman na nasaktan o namatay na mga tao at ni-rescue nga yung mga sakay nito kagabi. Ayan, na-rescue ng Pasig City Government, DRRMO. Nabigyan ng tulong at talaga naman nailigtas din. Sa ngayon, hindi pa natin alam ang level ng tubig dito sa Marikina River. Ano? Mamaya pupuntahan natin ng Marikina River mismo doon sa Marikina City para ma-update natin ng talagang aktwal
yung taas ng level ng tubig doon. Pero kahapon ay umabot nga sa 20 meters ang lalim ng tubig ng Marikina River. Ito at talagang malaking pinsala nga ano ang naidulot nito, kaya kagabi talagang hindi tayo nakapasok dito dahil nga sa ipinagbawal talaga. So, malaking damage ang nangyari dito sa tulay ng F. Manalo dito nga sa boundary ng Pasig at ng Quezon City. Yun unang live natin, andun tayo sa kabilang tulay na yun. Yan. Kung nakikita nyo yung tulay na yan, andyan tayo kanina. At dyan, nakita ko kanina, yun dalawang tugboat at isang barge na nakasampay na o nakabalandra na rin doon sa kabilang tulay na yan. So marami ang talagang inanod ng bagyong Karina dito sa lugar na ito. Ayan, dito malaking damage din to eh. Oh. Yung mismong lupa talagang nag-landslide na at gumuho. Posibleng ito ay tinamaan din ng barge o gibara kahapon. Ayan, kung yun na poste ng Meralco, ayan, talagang nakatumba yan. Ayan, tagilid na yan. Tapos yun, isa doon sa banda doon ay talagang bagsak na yung isang poste dyan. So, iyan lang yun na lakas ng impact ng pagkakabangga ng mga barbs dito sa tulay ng F. Manalo. Kung mapapansin nyo, no? Kung mapapansin nyo, itong tulay, yung railing mismo ng tulay, ay malaki ang ibinaba. Ayan, no? Ayan. Yun, malaki talaga ang ibinaba nung railings ng tulay sa pagkakabangga ng mga gibara o barbs dito sa lugar ng tulay. Na-damage talaga at nag-crack itong kalsada. Ayan, nagkaroon ng crack itong kalsada ng tulay na ito. Kaya hindi ito possible na madaanan ng mga sasakyan. So, hindi dito o maaring dito rin, ano? Kaya siguro nagkakaroon ng amoy ang tubig sa ilog. Posible nga magkaroon din ng amoy dahil sigurado may mga langis din namang karga yan. Yung mga gibara na yan at yung mga crane at yung bako. Maaaring nga tumapo na nga ang mga langis dyan. Ayan, oh, sira talaga itong tulay. Diba? Andito ngayon ang mga Bantay Pasig Division at Action Line Division na ng Pasig City Government para bantayan itong area na ito. Para wala ngang makadaan mga sasakyan. Sila yun mga nakaposte o nakadeploy dun sa bukana pa lang ng kalsada na hindi nga sila nagpapapasok. Grabe itong naging pinsala ng bagyong Karina dito sa lugar na ito. Balikan natin, no? Ekta nyo, bagsak talaga yung mga kable ng kuryente. Yan. Kagabi, sinubukan kong pumunta dito pero hindi tayo pinapasok eh. Dahil nga napakadelikado pa sa mga oras na yon. Dahil may mga live wire na mga tumumba talaga. Pero sa ngayon, ito'y naayos na ng Meralco. At kinat na nga ang linya. Ayan, grabe. S-
sa mga oras na ito, mga kaibigan, ay yung napanahon, no? Nagdidilim pa rin naman ang kalangitan, pero wala naman pag-ulan.